umaga ng araw at makalmadong dagat sa inyo mga kasadaw. Nandito naman po tayo muli, nagbabalik upang ihatid sa inyo ang isa na namang kwento ng buhay marino. Kung napapanood ninyo nakaraang part 1 ng video ito, doon ay pinapakita ko sa inyo ang paghahanda ng mga gamit na maaaring gagamitin natin sa paglilinis ng bodega sa barko. At ngayon, sa araw na ito, itutuloy natin ang paglilinis ng bodega simula umpisa, step by step hanggang sa matapos. At bago ang lahat, kung hindi ka pa nakalike at subscribe sa channel na ito, paki-like at subscribe na lang mga kasanaw at i-hit na rin notification bell button para lagi tayong updated sa mga ganitong videos tungkol sa mga kaganapan dito sa loob ng barko at ng buhay marino. At heto na, ano pang hinihintay? Simulan na natin ang paglilinis. Intro, pasok! Sa paglilinis ng bodega, unang-una tatanggalin mo natin ang mga natitirang kargada sa itaas. Kadalasan nagtatago ang mga kargada sa likod ng tubo, sa ibabaw ng angle bar at sa likod ng mga frame. At yan ay susungkitin natin paikot ng bodega. At huwag din natin kalimutang tanggalin ang mga kargada na dumidikit sa manhole para hindi na tayo mahihirapan sa pagbabandeho. At pagkatapos niyan ay pwede na nating linisan ang tank top o sahig ng cargo hold. Habang nililinisan natin ang tank top, tingnan din natin ang mga bilge kung ito'y may kargada o wala. Pump out muna natin yung tubig para makita natin kung may kargada. Para magkaroon tayo ng suction sa bilge, kailangan natin ng eductor. Tawag muna tayo sa bridge para magpa-set up ng eductor. At ang bridge na ang tatawag sa makina para i-set up nila doon sa baba. Kapag naka-set up na ang eductor, pwede na tayo makapump out ng bilge. Buksan lang natin ang balbula ng hangin at balbula ng bilge. At huwag kalimutan mag-communicate sa ibaba ng bodega gamit ang radio para malaman natin kung saang bilge ang ipapump out. Bawas na. At ngayon, hihintayin na lang natin na maubos ang tubig. Mas okay kung walang kargada, hindi na tayo magdadakot. Kung meron namang kargada, hahakutin natin yan at iaakyat sa itaas. Walang kargada. Wala. Ah, grabe ba? Ta. Lo. Lo. Grabe ba raw, Spider-Man man. Sus, may kargada ay. Ha? Damo kargada. Damo ba? Oo. Oh, hindi man umilaw yung ilaw mo? Kailaw ba yan? Eh, wala. Ilawin natin eh. Oh? Dami oh. Duro to? Dami oh. Hasta da? Oo, mga ilang balde yan? Lahat ng kargada sa bilge ay dadakutin natin para hindi na tayo masyadong mahihirapan sa paglilinis ng bilge pagkatapos ng washing. At para din hindi ito maging sanhi ng baradong bilge pipe. Ang barko natin ay may 7 bodega at walang ship's crane. Kaya iaangat natin ang mga kargada sa pamamagitan ng mocking winch, pwedeng portable roller, at pwede ring by pulley.
Lahat ng mga inaangat ng mga kargada ay itatapon na diretso sa dagat at sundin lang natin ang mga ito. Damay niyo pa si maestro sa kalokohan niyo, mga gunggong kayo. If up by portable roller. At heto na, tuwad-tuwad ng mga kachupoy. Kapag lahat ng mga kargada ay naiaangat na, pwede na tayo magsimula sa pagwawashing. Unahin muna natin ang paglagay ng chemical paikot ng kuming gamit ng welding pump. Ang paggamit o paghahalo ng chemical ay 1:3. Isang container ng chemical at 3 container na tubig, fresh water. Pero nagdedepende rin yan kung gaano kakapit ang mga kargada o mancha sa bodega. Pwede rin natin tapangan, gawing 1:2. At pagkatapos ay ibabad natin ng 15 to 30 minutes bago natin banlawan ng seawater o wawasingan. At pagkatapos ng kuming ay diretso na tayo sa baba at doon naman tayo mag-spray ng chemical at magwawashing. Para maabot natin ang pinakamataas at pinakatuktok ng parte ng bodega ay kailangan natin gumamit ng pulley, long stick at heaving line. Habang nagke-chemical, dadakutin natin ang mga natitirang kargada para hindi na ito papasok pa sa bilge at hindi na tayo mahirapan sa paglilinis pagkatapos ng washing, kasi pagkatapos ng washing magda-dry up tayo at maglilinis ng bilge. At habang nagbabandeho, alalayan din natin sa pagkuskos gamit ang foam or brush. Kuskusin natin ang mga natitirang mancha na hindi natatanggal sa chemical or sa pagbabandeho. Pag ayaw talaga matanggal ang mancha, ginakimikal mo na, ginakuskus mo pa, at ayaw pa rin, no choice tayo kundi mamimintura o tinatawag din natin touch up. Ito'y gagawin natin pagkatapos ng bandeho. At huwag natin kalimutan magpa-pump out ng bilge para hindi mapuno ang bodega ng tubig habang nagwa-washing. At ngayon, dito naman tayo sa ibabaw ng kubyerta. Bali, dalawang hose ang ginagamit natin sa pagbabandeyo. Isa sa ibaba at isa rin sa itaas. Abay, pinipicturan ng aking migo. Akala ko ba mga artista lang ang pinipicturan? Abay, ay nagkakamali kayo. Kami yata ang mga aktor sa barko. Joke lang, pinipicturan pala kami ni Chief Mate para may report siya sa opisina kung anong ginagawa namin sa loob ng isang araw. Kumbaga, daily maintenance report ng Chief Mate. Sa pagbabandeho naman dito sa itaas, titirahin natin ang ilalim at ibabaw ng hatch cover, paikot ng kuming, drain channel, mga stiffeners and brackets, at ang funnel. At pagkatapos niyan, baba naman tayo dito sa mga manhole. Ang bodega ay may dalawang manhole, karapupa at karapruwa. Sa karapupa, yan ay Australian ladder. At ang karapruwa, yan ay straight ladder or vertical ladder. At ang hagdanan na to ay papunta pababa sa Australian ladder. Babandihuan natin to pababa hanggang sa unang palapag ng hagdanan. At ito naman ang ating straight ladder or vertical ladder. Sa pagbabandeho naman dito sa straight ladder, dito ka lang magposisyon sa unang palapag galing sa bukana ng manhole. At huwag ka nang bumaba pa hanggang sa tank top kasi mayroon na tayong hose doon. Ang panghuli na wawashingan natin o babandehoan ay ang tank top. Normally, ito talagang mahuhuli bago tayo magbanlaw o mag-fresh water. So, pagkatapos nito, mag-fresh water na tayo. At bago yan, merienda muna tayo. Yeah, nandito na si El Chapo. Salamat sa iyo, kaibigan, at hindi mo kami kinakalimutan. Lagay mo lang dyan, ako nang bahala dyan. Tayo, mismo namin, naghatid ng kwan. Kapehan, sipag na bata. Ha? Usually, hinahatid ni Mesman ang aming pagmerienda sa kubyerta. Sa tuwing nagbabandeho o naglilinis kami ng bodega,
May tatlong rason kung bakit inihatid niya ang pangmerienda sa kubierta. Una, para maiwasang romihan ang akomodasyon. Basa na kasi ang aming coverall sa pagbabandeho. Pangalawa, para tuloy-tuloy ang ating pagbabandeho at hindi madidelay. At ang pangatlo, at syempre, hindi mawala ang extra na mesman sa paglinis ng bodega kahit pang load man lang o pang yosi. Ito yung ginagamit namin sa building pump para mag-pressure yung sa loob ng dos. Pag napuno na itong tatlo, kakasya ito namin sa isang bodega. Ito yung tinatawag na fresh water. Kaya lahat ito makasya doon sa loob. Kasi dalawang hose lang dito eh. Pag yung hose na isa mapunta doon sa ilalim, kukross na namin ito kasi mag-high pressure sila dito mamaya. Kaya punuin natin ito yung tatlong drum para ikakasya doon sa loob. Ito ang gamit namin, no? Ayan. Ito yung panggamit namin na... Bale, ito ang ginamit namin sa chemicals. Chemicals, dati. Ito yung post ng chemicals. Pwede rin pang fresh water. Kasi ito, double purpose to. Pwede rin pang fresh water. Pwede fresh water. Pero ito, kailangan pag malakasan na sa loob, lagyan mo ng air hose dito. Saan ba ang air hose dyan? Dyan, air hose. At dito, yung pang-chemical na hose yan, dito yung nilalagay. Ay, ikaw ang chemical. Yan. Oh. Dito yung nilalagay. Pagkatapos, lalagay dito yung air hose. Air hose. Pag sinabi na ni maestro na open, dito ko na i-open. Lalagay dito ng air hose. Yan. Tapos ito, itutusok niyan dito. Itutusok niyan. Para bakyat yung tubig. Tapos, pahilalim. May tatlong paraan ang pag-fresh water o pagwawanlaw. Una, building pump. Pangalawa, ordinary garden hose. At ang pangatlo, ang pangmalakasan natin na water blaster or high pressure machine. Sa paggamit nito, i-connect natin ang wire ng spray gun. I-connect natin ang 440 volts plug at saka fresh water hose. Ito ang balbula ng fresh water, kulay blue. At ngayon, set up na natin ang water blaster. Isaksak na natin ang plug ng 440 volts. Ang plug ng 440 volts ay meron sa proa at meron din sa akomodasyon. Ito ang ating saksakan sa forecastle, 440 volts sa forecastle sa ibaba. At meron din tayo dito sa loob sa akomodasyon. Halika, tingnan natin. Dito sa loob, meron din tayong saksakan ng 440 volts. Ito, isaksak lang natin dito at saka i-on ang switch. May switch dito sa box. At ngayon, kung isaksak mo na lahat ng mga connection, pwede na natin gamitin. Pindutin lang natin ang green para mag-on, tsaka pula kung hindi na natin gagamitin ang water blaster. Long press mo lang tong spray gun para gumana. Sa paggamit ng water blaster, uunahin natin ang ilalim ng hatch cover. At pagkatapos niyan ay paikot ng combing. Pagkatapos ng combing, baba tayo sa mga ladder, vertical ladder or straight ladder, at kabila naman sa Australian ladder, pababa hanggang sa tank top. Ang tatlong paraan ng pagpe-fresh water ay sabay-sabay yan ginagawa para mabilis tayo matapos. So paano ba yan mga kasanaw? At dito magtatapos ang ating kwentuhan. Natapos na rin natin ang pagbabandeho at ang pagpe-fresh water. At sana iaabangan ninyo ang part 3 ng video ito. At doon ay ipapakita ko naman sa inyo kung paano magda-dry up, final sweeping at pamimintura or touch up. At kung gusto niyo pang makakita ng mga ganitong videos,
paki-like at subscribe na lang mga kasanaw at i-hit niyo na rin notification bell button para lagi tayong updated sa mga bago kong videos tungkol sa mga kaganapan dito sa loob ng barko at ng buhay marino. Hanggang dito na lamang po at ako'y mag-iwan ng kasabihan. Siman ako, hindi ako manloloko at ito ang tunay na kwento ng marino. Hanggang sa muli, bye-bye!